Yan. Ito yung namamalengke ako sa supermarket, no? At biglaan, nakakita ako ng antigen na kung saan sinasabi nila na maging available na nga sa mga supermarket soon itong antigen kit. So, swerte, nakakita ako. And yan, pwede kong gamitin anytime. Pag lalabas ako, pumunta sa trabaho, o kaya imimit ang mga kaibigan. So, pwedeng gamitin. Anytime, hindi na kailangan pumunta ng pharmacy. Swerte ba? Ito yung nabili ko sa supermarket nung isang araw na antigen kit. Na kung saan ay merong 5 test na pwede mong gamitin. Antigen kit, ito yung nabibili dati sa pharmacy. Siguro mga 7 months ago na pwede mo siyang bilhin. Hindi mo na kailangan pumunta sa mga butika, sa pharmacy o kaya sa mga laboratory para magpa-antigen test. So, ikaw mismo bibili ng kit mo sa butika dati. Ngayon, available na sa supermarket na kung saan ikaw mismo magte-test para sarili mo. Kaya mas maganda, mas mabilis. Hindi mo na, kumbaga sa atin, mas kailangan pang pumunta ng ibang lugar, mas malayo, o kaya pumunta kung ikay taga probinsya, taga Batangas, kapara sa mga kakilala ko, taga Batangas, nagpunta pa ng Manila para magpa-antigen test. So, medyo komplikado sa atin. Sana maging available sa atin sa Pilipinas, no? At pag-isipan din ng government natin na mas madali. At saka, kumbaga, hindi tayo magkakahawa ng ano, magsasama-sama tayo para lang magpa-test. Tapos, doon pa tayo pwede makakuha ng sakit, no? So, dito, kung maging available sa atin sa Pilipinas, mas maganda. Pero, make sure na tama yung procedure, yung paggamit mo, kung paano mo gagamitin ng tama. So, ito ay mga, siguro mga nabili ko siya ng 975 euros. So, sa Pilipinas, kung 58 pesos kontra sa 1 euros, so, almost 600 pesos po sa atin. Antigen test. 5 ang laman. Tapos, ito naman, yung binili ko dito mga 7 months ago, binili ko naman to sa pharmacy, sa butika, na siguro mga 20 euros din ang bili ko. So, almost 1,200 pesos. 5 din ang laman. So, mas maganda. Naging available na to sa supermarket. Maganda yung may kompetensya sa market. So, mas maganda para sa mga consumer. Which is pares din naman siya, no? Nabibili na sa butika na mas mahal. Ito, sa supermarket na mas mura. Naiisa lang. Pares lang sila ang gamit. At reliable naman siya kasi may quality control naman dito. Kahit saan naman, reliable. Kaya okay lang na bumili sa supermarket. Sana, totoo yung sinasabi ng gobyerno dito na pares lang sila. So, kasi manggagaling din naman sa ilong mo. Diba? Hindi mo naman babago yon. Kaya, para sa akin, parehas lang. Yun. Sana makatulong sa bawat isa sa ating mga Pilipino. Sana isipin ng gobyerno na ibenta to sa market natin, sa merkado. Oh. So buksan natin tong isa. Buksan ko na pala. So ito yung dati kung binili, ang laman niya is yung standard na haba na panundot mo sa ilong. Kasi nakapagtakang, maikli lang siya. So try natin mamaya. Papakita ko lang sa inyo kung ano yung laman ng una. Na ito, itong product na ito, ito rin po yung ginagamit na sa atin sa Pilipinas na antigen test. Yung isa lang po. So, kaya sigurado ang mga tao dito na reliable. Ito yung ano, parang pag yung pregnancy test. Ako saan dito mo yung liquid. Laan ha. At ito yung dito mo siya ilalagay. Wala. So ito naman yung pangalawa kong binili sa supermarket. Ang laman niya is ito. Ganon din, ano?
Baba mo rin. Ito yung liquid. Doon mo siya ilalagay sa loob. Yung sinuksok mong ano, stick. Mula sa ilong mo. Ito yung test. Yes. Ito siya. At yung mga stick mo. There you go. Di masyadong laman. So, pipilas ka ng isa. And itatry na namin. Alright. Ito na mga kaibigan, ang resulta. Let's see. Nakikita nyo, yung nababasa siya oh, hanggang sa dulo. Kumakalat siya. Ito yung sa result na sa girlfriend ko. Sa asawa ko nga pala. Hindi girlfriend. Baka mamura pa tayo. So, asawa ko. Siya ay mga ilang seconds. Ayun, lumalabas na siya. Konting guhit. Ayan, kung makikita nyo. Nag-uumpisa na siya lumabas. Kita nyo yung linya na yun. So, negative po si madam. Voila. So, ako naman na magte-test. Let's see. Okay, game. Buksan na natin ito. Up. Sana negative. Normally, wala naman nararamdaman. Up. Binuksan na mga kaibigan. Check. Check. Test mic. Check. Pampabukas. Ang stick niya, maikli lang po. So, let's do this. Titingin ako sa salamin. Mahirap na. Ay, Diyos ko. Ay. Grabe, ba't yun yun? Ay, Diyos ko. Ay. Lumulungaan yung mga anyin lingon, mga kaibigan. So, ilalagay natin. Diyos ko. Oof. So, make sure, kung sakali mo maging available sa Pilipinas, no? Make sure na yung stick na nanggaling sa ilong mo is nilagay mo dito sa may tube na kung saan mayroong tubig o chemical, ewan ko kung ano yun. Make sure na talagang napisil yung mabuti, no? Para pumasok dun yung kung ano man ang galing sa ilong nyo. Sana walang sipon. Ayun mga kaibigan. Ay. Up. Ang takip. Ah, no. Ramdam na ramdam ko mga kaibigan. Huwag kang lilinya agad. Kailangan luminya ka dun sa dulo sa letter C, mga kaibigan. Huwag kang pupunta sa T. Letter C lang po ang ating tinayaan. Kaya kailangan C ang lumabas. Oh. Ha? Oh. Ha? Ayun! Negative po! Ah, hindi ako buntis! Thank you, Lord! Yan po, oh. Si, okay! Ibig sabihin, back to the vlog! Oh, ito yung kay madam, pinagyayabang niya pa na siya'y negative. Oh, so, dalawa po kaming negative, kaya pwede kami lumabas.
safety protocols po to, kaya namin ginagawa. So, sana maging maayos ang paglabas namin. Wala kaming makahalubilong positive or carrier ng sakit. So, enjoy lang tayo sa labas. Pero, siyempre, susundin natin yung mga safety protocols, no? Social distancing, ano pa ba? Laging, ano, iwasang humawak sa mga kung saan-saan lugar, mga bagay, ibig ko sabihin. So, kung humawak man tayo sa mga bagay, o bago tayo humawak sa isang bagay, make sure na gumamit tayo ng alcohol or ng gel. Yun lang po. So, balik na tayo sa IKEA, mga kaibigan. Let's go! So, ladies and gentlemen, andito na kami sa IKEA. At ang mga kasama ko sa pagagala. So, hanggang dito na lang tayo. Salamat. Sana na gusto niyo yung vlog ko na tungkol sa COVID test, kung saan mo makikita siya. Sana mangyari nga yun sa Pilipinas. So, sa susunod kong vlog, makikita nyo IKEA. See you. Please like, share, and subscribe. Yes!